Nalang buti na lang. Viral pa ang mala daredevil pagtalo ni Alden para samahan si Kat sa escalator. Nag-usap kami na parang utilize namin yung stairs, parang katulad nga dun sa magazine cover na lumabas. And then, parang inisip ko kasi medyo mahaba. Kung bababa pa ako and then I had to go up, mas mabilis siguro kasi matatapos na rin yung kanta. Kaya tinalon ko, nalang buti na lang. Viral pa. Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ngayon mga kaldab, dito po sa balita sa 24 oras, viral, di po ba? Naging trending. At ang paliwanag naman ni Alden Richards, kaya niya ginawa yon. Matatapos nga po raw yung kanta. Pero taliwas po sa mga kumakalat. Taliwas po sa mga sinasabi nila Ray Pumaloy na kaya daw po daw yung ginawa ni Alden para punasan daw ng tissue dahil pinagpapawisan daw po si Catherine. Yan ang sinasabi natin. Na dumidepende rin po talaga sa mga vlogger. Dumidepende pa rin po sa mga website, sa mga ginagawa po nila. Pag sila, okay. Pag sila, kahit anong sabihin po nila, normal lang. Di po ba? Yung tipong, oo, Mr. Destiny, tama ka naman. Kasi kapag tayo, bawal. Pag sila, okay. Pag tayo, kailangan natin magpakita ng resibo. Kailangan natin magpakita ng ebidensya. Pag sila, hindi na kailangan. Yan ang pagkakaiba ng mga bagay-bagay po na talagang mapapaisip naman po kayo. Lalo na po ngayon na talagang papalapit na ang kumbaga pelikula nila Alden at ni Catherine, mas lalong titindi pa po yung mga gagawin nila. Pero ang kagandahan naman po, lagi kong sinasabi at lagi kong pinapaliwanag na pag si Alden gumagalaw, kumbaga nagbibigay ng komento, wala po siyang binabanggit at never po siyang kumbaga nagsasabi ng ganito. Kasi meron pong video mga kaldab na ulitin ko lang po ha, meron pong ambush interview na kumbaga pinag-uusapan na dapat. Pero ang kagandahan nun, talagang hindi sumasagot si Alden sa gusto nila. Yung tipong na alam nyo na kapag may isang bagay na gusto nilang malaman tapos yung ikaw hindi ka namang game na sumagot, yung walang kinik factor, di po ba? Ito yung pagkakaiba po ng mga panahon ng Aldab. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, iba po yung sagot ni Alden sa mga tanong ng mga taong gustong malaman po yung buong istorya. Para kasing ibig kong sabihin sa madaling salita, gusto nila na mahuli si Alden sa bibig niya na keso ganito, keso ganun. Hindi nila madirektang tanungin si Alden Richards kung nanliligaw nga po ba siya kay Catherine. Kung sila na nga po ba nila ni Catherine. Hindi po ba? Bakit walang direktang tanong na manggagaling po sa mga ilang vlogger? Manggagaling po sa mga ilang reporter o yung mga nagsusulat ng article sa mga website? Kasi wala naman po talaga. Nababasa, tinatanong din naman po sila yan, kaya lang hindi na nila sinusulat sa article eh. Di po ba? Kasi alam nila na wala nang cut din na dadalaw sa kanila. Wala nang cut din ang pupunta pa sa kanila kapag ganun yung sinagot nila. Kasi, kumbaga, parang sinasabi doon na, oo nga Mr. Destiny, kasi pag sinabi mong cut din, maraming reaksyon. Pag sinabi mong ganito, maraming komento. Di po ba? Kaya nga sabi sa inyo, kampante ka lang, relax ka lang. Dahil ang ABS-CBN at GMA Network, wala naman pong ganong sinasabi. Kaya nga po ako nagpapaliwanag, kaya ko nga po ito sinasabi para lang po malaman po ninyo, para lahat ng mga kaganapan
eh alam po ninyo. Di po ba? Sa ngayon kasi mga ka-aldab, lagi ko naman pong pinapaliwanag, lagi ko naman pong sinasabi na maging kampante lang, maging relax. Di po ba? Hindi ko na ipipilit pa yung mga bagay-bagay na kumbaga kailangan mong ganito, kailangan mong ganyan. Kasi ako naman po yung tipo na naandun tayo sa point na kailangan nating sabihin, kailangan nating ipaliwanag. Gaya po nito, di po ba, na kapag yung iba pong, kumbaga, website, mga vlogger, mga sinusulat nila, iba, di po ba, ang linaw po na sagot ni Alden, kaya niya lang po ginawa yon dahil matatapos na yung kanta. Pero yung iba, keso ganito, keso nagpakilig lang daw po sa fans. Wala namang kilig moments doon, di po ba? Normal lang po yung ginawa ni Alden, pero sila naman po yung nagbigay ng kahulugan. Kapag sila po pwede magbigay, kapag sila sabihin nilang ganito, sabihin nilang ganun, okay lang. Yan ang pagkakaiba po. Pag Aldab, gaya po ni Mr. Destiny, fake news daw ako. Hindi daw totoo yung mga sinasabi ko. Hindi daw totoo yung mga bagay-bagay na kumbaga sinasabi sa akin. Kaya sabi sa inyo ako, mga ka-Aldab, masaya na po ako. Lalo na po ngayon na talagang ramdam mo yung mga presensya na kumakalat sa social media. Kaya nga po ako, relax lang. Pero andun tayo eh, andun yung point na tama ka, Mr. Destiny. Kumbaga, may mga bagay-bagay na ganyan eh. May mga bagay-bagay na kailangan mong ipaliwanag, kailangan kumpleto detalye ka, kailangan pag nagsalita ka, makukuha mo yung simpatya nila, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Hanggat na andito po si Mr. Destiny, babasagin po natin sila. Hanggat na andito si Mr. Destiny, lahat ng mga bagay-bagay po na ibabato natin, talagang huhulihin po natin sila. Para din po pumbasag sila, yun naman po kasing importante, yung hindi sila gano'ng makaporma, lalo na nga po pagdating sa social media. Kaya nga po si Mr. Destiny, relax na relax lang, kampanding kampante. Di po ba kasi ako naman po talaga yung magbibigay sa inyo ng mga update kina Alden Richards at kay May Mendoza. Walang dyan, dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.